Siyempre na naman, nanawa ako dito sa siyudad. Puro na lang kasi struktura ang palagi ko natatanaw dito. Siyempre, kailangan ko rin naman hanapin ang more closer to nature. Some greeneries. Ano ba, katulad na lang nito, may capital. Siyempre, laman nyo kung gaano kaganda to. Kanya lang nakakasawa nga, kanya nga puro na lang struktura ang palagi ko nakikita dito. Ito pang isang city hall namin. O hindi ba't napakaganda na ang aming city hall? Idagdag pa rito ang Sky Ranch na kung saan nakikita mo siya sa mall, na kung saan ang mga mapabalik taman siya o mapamatanda ay tiyak na mag-i-enjoy dito sa pag-ride. Idagdag mo pa ngayon ang kainit-initan pero napaka-presko at napaka-exciting ng mga palaruan dito sa resort. Sana matikman ninyo to. Pero ganun pa man, sabi ko nga sa inyo, medyo ako'y napapagod na rin naman sa puro struktura na kung saan meron pa silang tarpaulin dito sa may mall. Nakita naman ninyo, very exciting dito sa city. Pero mas exciting kung ikaw ay pupunta dito kasi may nagturo sa amin dito na kailangan daw namin pumunta sa ay nako, disappointment kasi yun palang tinuro nilang dami si hindi maganda. So very dangerous. So ngayon, hanapin natin ang ating GPS man, our path tracker. Nasaan na kaya nandoon yun? Teka nga muna, hanapin natin. Mukha yatang tayo maliligaw na. Kailangan natin yung kasama natin yun. Nasaan ka na ba? Pakita ka naman. Gotcha! Andiyan ka lang pala. Pambihira, buti na lang. Mabilis kami magmaneho. Kung hindi, naku po, maliligaw na kami. Thank God. Ayun, nakita ko lang campsite. Doon pala siya banda. Tara na, bilisan niya na at ako excited na. Sabagay, kami lahat excited. Kanya lang napansin ko, bako-bako, pero sulit naman pala. Kita niya mga greeneries na yan. Ayan, meron pala siyang campsite rate. Ay, sa tourism pala si ma'am. Oo. Ay, ma'am. Pasensya na. Ay, Pampanga pa po kami. Eh ngayon, nagpunta kami ng Mount Samat, eh medyo mainit. Naganap kami ng medyo maliliguan man lang. Ay, ito si madam. May pambayad si madam. Meron tayo dyan. Ma'am, bakit po kayo nandito dito? Tanungin ka lang po, ha? Ay, hindi po ba pwede? Po bang matanong kayo? Bakit po nandito kayo, ma'am? Tanong ko lang po, kasi resort po ata ito or swimming pool. Nagkakantak po ng ocular inspection. Ocular inspection po. Ano po ba usually ang kinokondak nyo rito pagka ganyan? Since nasa tourism po pala kayo? Ini-inspect nga po kung sumusunod sa health and safety protocols. Safety protocols. Requirements po para po sa resorts po. Halimbawa po ng mga safety na sinasabi po ninyo, ano po ba yung mga iyon kung hindi kumamarapate naman po ninyo? Pag safety protocols po, like po yung mga scanner kasi under pandemic pa po tayo. Opo. So scanner po, thermal scanner, alcohol. Yun po. Eh, marami po requirements po yung sanitation. Medyo matrabaho po pala ang trabaho niya, no, ma'am? Yes. Yun na lang po ba, ma'am, ang mga ano ninyo, yung mga protocols ninyo, ano po? Opo, saka kung titin na po, siyempre ang malinis at nakaka-comply sa mga... Kumusta naman po, nakaka-comply po ba sa kalinisan dito? Since galing po yan sa dam, so wala pong problema sa ano, I mean sa pollution, wala pong problema. Tubig nila, hindi naman po yung pool. Okay po. Pasado naman pala. Ba? Eh, kasi medyo nag-iisip ako, parang galing sa ilog yun na. Sabi ko, baka mamaya may coliform. Hindi lang po namin, yun. Siguro po, dyan po, yung may-ari po mismo yung tanong ninyo. Regarding po doon. Kasi po kami, pagka sa mga pool, yun po kasi talaga, may mga nilalagay po silang, may chlorine. Sa ganito po kasi, hindi naman po kami maraming nakikita po yung pero palagay niyo safe naman ito, wala, free from coliform naman po, ano? Hindi ko alam masyado yung ano ng coliform. Kayo po. Yung coliform yun galing sa mga feces? Yeah, I mean, hindi ko po kasi alam kung nag-ano po ng coliform yun. Yung tubig niyo daw po ba free yun? Ayan si tata, ayan si nan. Nay, ito po bang tubig niyo? Hindi po ba yung mga tinatawag na posible na magkaroon ng mga mikrobyo na galing sa mga dumi ng tao o dumi ng hayop? Sa mga ganyan mga bakterya. Opo. Guys, kasi malinis walang bahay dito sa galing sa bundok ng tubig na to. Opo. Mahaba ang bago nakadating dito pero walang bahay sa paligid. Sa Madaling sabi po, safe po siya. Ano po?
Wala pong mga nakalagay ng mga toilet para tumapon sa may ilikha. Maraming salamat po. Safe po pala kami. Thank you po. Natapos na tayo sa interview. Tignan naman natin kung sino ito lumalangoy na ito. Uy, sarap na sarap sa paglangoy niya. Ito namang isa, paan naman niya ang nasa falls. Naku, nag-contest pa yung dalawa. At sino naman kaya ang manahalalo? Oops, medyo huminto na itong isa. At ito naman, naku po, isang naliligot alapan damit. Nakita naman ninyo, napakalakas ng dali na yan, guys. Kanya nga, matutuwa ka kasi nakaka-relax sa paa pag iniligay mo yung paa mo doon. Ayan. Sige lang, lunoy-lunoy, tignan natin. Pero pansin ninyo, naka-riprap siya. Para sa ganon, hindi mag-corrode ang mga lupa na nandiyan sa gilid. At syempre, papakita para makakuha ng picture, which napakaganda naman talaga ng location na to. Kahit na ako, nabighani ako. Nakita naman ninyo, sarap na sarap sila sa malamig na tubig. At talaga namang hindi ka magsisisi sapagkat sa nakikita ninyo, marami siyang mga puno na kung saan mararamdaman mo napaka-fresh ng paligid. Fresh na ang tubig, wala silang, sabi nga, walang coliform. Yung galing sa dumi ng mga tao o dumi ng hayop sapagkat ito ay nanggagaling sa bundok na dumadaloy papunta sa ibaba. Actually, meron nga siyang ano, diba, pinakita ko kanina na meron siyang Jiminiya. At nakikita naman ninyo, napakadaming Jiminiya. Sila yung pong nagpapatibay ng lupa dyan sa paligid. At sila ang nagsisilbing windbreaker para sa ganon hindi masyadong dumating ang mga buhawi dito sa atin. May mga cottages din itong napuntahan naming campsite na kung saan pwede nating arkinihin. At nakita naman nyo, kung low budget kayo, dito na lamang sa may mga upuan. O, see? Talagang pagka wala kang pera, diyan ka na lang sa lamesang yan. Huwag ka na mag-cottage. Teka muna. Mukhang nagkakalibangan tayo. Kung bago ka pa lamang sa aking channel na Luisa Vlogs Official, bakit hindi mo naman ilike ang aking video? Also, subscribe mo na. At pagkayari mong isubscribe, medyo i-ring mo na ang notification bell para naman updated ka sa aking mga bagong video. Hindi ba ka, homie? Napakasarap namang pakinggan ang agos ng tubig. Nakikita naman ninyo ang pressure na nanggagaling doon. Yun ay nanggagaling talaga doon sa bundok. So pakinggan natin at watch ninyo. Maya-maya ipakikita ko sa inyo ang mga iba't ibang klase ng mga falls dito sa Pampanga. Actually, ito'y kinunan doon sa Orani, Butaan. Kanya lang may makikita ka rito. Sabi ko nga, ang pangalan ng lugar ay campsite. Pero hanapin lang ninyo, makikita ninyo. At ito naman ang puno na hindi ko maintindihan kung suha. Pero sabi ng may-ari, hindi raw ito suha. So, napaka-bilog niya at napaka-kinis. Hindi ko rin alam kung ano to. So, sayang naman. Hindi ako nakapagtanong kung anong klase siya. Tanong ko nga kayo, mga kahumi, kung kayo'y pipiliin, ano bang gusto ninyo? Gusto niyo ba dun sa resort? Or gusto ba ninyo sa mga ganitong klase na kung saan nanggagaling talaga sa nature at wala kang masasabi na mayroong coliform or hindi na kinakailangan na magkaroon ka ng chlorine para maging safe ka? Pili lang, mga kaibigan. Ay, naku, napakasarap talaga maglunoy dito sa tubig. Honestly, yung dalawa, ayun, nagsawa na ng kalalangoy. Ako na may sasawsaw. Ay, naku, parang ako'y giginawin. Pero ito yung experience na makikita mo sa destination. You will be welcome by atmosphere offering a similar comfort. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung dito kayo sa nature, experience nature and love the nature. Kwentuhan pa kayo, ha? Tignan natin kung sino makatiis na magtagal na magkwento. Tignan nga natin. 1, 2, 3. Ayun, sinasabi ko na nga ba, hindi makatiis. Sige, dito naman tayo sa mga falls, ha? Ayan ang Pampanga's version of Laguna's Pagsanong Falls. It is one of the many waterfalls located in the hilly mountainous municipality of Orac.
ba? Dito lang sa Pampanga, meron na rin. Bakit ka palalayo? It's a hidden gem in Burak, like the other waterfalls, it's a mountain falls and holds a whole track. Makakapagod yata talaga pagka meron kang pupunta ng mga falls. Ito naman pa, Sapang Angkat. Oh, para makarating ka rin, kailangan sumakay ka ng Clark Main Gate, tapos punta ka sa City Pitpit via 4x4, dadaan ka sa Delta 5 Trail, at magtitrek ka ng 1.5 hours. Ouch! Associated with the 1991 eruption and devastation it brought to not only in Pampanga but also to nearby provinces. The treasure hiding beneath its steep walls, the Mount Pinatubo.